3 taon matapos ang malungkot na patay ng miyembro ng hashtag na si Branco Hernandez, ibinahagi ni Janica ng Flores ng isang bukas na liham. Kasabay ng mga pictures ng kanyang sarili na nakatayo sa isang beach, nagsimula si Janica sa pagbabaw sa ilan sa kanyang mga alaala kasama si Branco. Inamin ni Janica na palagi siyang umaasa para sa isang uri ng himala na mabubuhay kay Branco. Dear Branco, kamusta ka na? Peaceful at masaya siguro dyan, no? It's been a while, 3 taon na pala. Umaasa pa ako dati na sana hindi totoo to. Sana may miracle at babalik ka, sabi niya. Magbabahagi ng kung ano ang nararamdaman niyang namatay si Branco. Sobrang hirap nung nawala ka. Bawat pikit ng mga mata ko, umuulit-ulit lang sa utak ko lahat na nangyayari at para akong nalulunod ulit. Inihayag din niya na dinala niya sa nakaraang 3 taon ng idea na maaaring na-save niya ang kanyang buhay kung magiging matapang siya. Daladala ko sa isip ko lahat ng sanang to at sigurado na sana kung mas naging malakas pa ako, siguro naligtas pa kita. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, how can I stay strong? How can I continue to smile and be happy? How can I continue life when half of me left with you? Dagdag niya pa. Sa kabila ng maikling panahon na ginugol niya sa kanya, sinabi ni Janica na nagpapasalamat pa rin siya dahil siya ang huling taong mahal ni Branco. I've always thought that I'd been spending the rest of my life with you, but you spend the rest of your life with me, and I'm thankful for that. I'm thankful that I was the latest person you love, even if it was just for a short amount of time. I know it was real, sabi niya. Alam kong maraming tatakaw kung ba't ang tagal kong naging okay, pero sa totoo lang, hindi mo masusukat ang tagal ng sakit na naiwan sa'yo. My love for you was the only thing that kept me going kasi alam kong gusto mong kayanin ko. Showing screenshot of messages, support sent to her by Sampan, sabi niya, nakatulong din sa akin yung suporta galing sa mga taong kahit hindi mo kilala, kahit simpleng message lang nila, sobrang nakakataba ng puso. Nagpasalamat din siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nagdalamhati kasama niya. Binigyan siya ng suporta sa mga nakaraang taon. Nandyan din yung family and friends ko para samahan ako. Alam kong hindi rin naging madali para sa kanila pero never nila akong iniwan. At higit sa lahat si God. Kahit sobrang nahihirapan ako, alam kong hindi niya ako pinabayaan. Dagdag niya pa. Taong 2017 na namatay si Branco sa aksidente na pagkalunod. Noong September ng nakaraang taon, inkinumpirma ni Janica na mayroon siyang karelasyon at ito ay si Laurencia. So yun lang po. Maraming salamat po sa kanilang pakikinig. Like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po.